araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa programang magbibigay ng kaalaman at impormasyon sa mga natatanging imbensyon ng ating Filipino inventors. Mga gawang Pinoy para sa Pinoy. Dito lang yan sa MIB, mga inventor ng bayan. Ako ang inyong mga kasama sa 30 minutong talakayan, Sheila Edubas. Bueno, ngayong araw, mapalad tayo dahil makakasama natin ang Pangulo ng Filipino Inventors Advocacy Cooperative o FINAC na si Engineer Ronald Talion na ipapaliwanag sa atin kung ano nga ba itong invention niya na Armoured Amphibian Vehicle. Ayan, di ko na patatagalin pa, makakasama natin si Engineer Talion. Magandang araw po. Magandang araw po. Ayan, sukoy-sukoy dito si Engineer. Ang dami mong invention eh. Last time, I think last week yun, we discussed itong armored personal carrier. Yes, for the PNP and also for the armed forces of the Philippines. Yes, and para rin dun sa mga mayayamang negosyante na tinatarget sila. So, ito yung kotse na para sa kanila. And this time naman, ang i-discuss natin is itong armored amphibian vehicle. Yes, personal carrier at saka personal carrier at the same time, it's an amphibian type. So how is it different dun sa huli nating diniscuss na armored personal carrier? Yung armored personal carrier applicable lang for land. While the amphibian pwede sa land, at the same time pwede rin sa sea or pwede rin sa river. So mas maraming options. Mas marami siyang, may dalawang options siya na pagka malalim na, lalangoy na lang siya. Ibig sabihin meron siyang propeller sa likod na dalawang propeller that will guide you papunta sa isang lugar. Para pa lang 'yun yung napapanood natin sa mga spy movie, yes, tama ba? Doon mo ba kinuha yung concept mo dito? Hindi lang 'yun. Marami pang pero eto ba, meron na bang ganito din ginagawa sa ibang bansa? Meron na bang armored amphibian vehicles even the other country? Yes, so dito sa Pilipinas, meron na rin tayong ganitong klaseng vehicle. Wala pa. So itong invention nyo is the first here. It's the first. Meron na rito tayong amphibian vehicle, but applicable lang mga apat lang na personnel na ilalagay, ano? Yung one in Batangas, pero maliit lang siya. Pero pareho, land and sea din. Land and sea, okay, meron tayo, pero mas konti yung pwedeng pumasok sa loob. Yes, apat lang. But then ito, applicable for mga hanggang 12 hanggang yung isang team ng paratroopers. Mas malaki siya. Ano yung, paano natin kinonceptualize ito? Okay, when I was still, maliit pa ako, I was... Nanonood ka mga spy movies. Yeah. I was still mga around 8 years old. Taga-probinsya po, from Catanduanes. And we go from lake to lake kasi may baha. Then we get some, ano kaya itong problema? Pagdating ng baha, pagdating ng may dagat, wala, hindi ka na. So what I'll do, sabi ko ngayon, siyempre nanonood din, so I make a concept. Based on the PNP rules na sabi nila, why not make the amphibian? So I make a search on the amphibian. Then nagtanong ako, may tinatawag sa invention kasi may tinatawag na prior arts. So the prior arts, ano yung mga nagawa na from other countries, ano yung mga nagawa na ngayon dito? So I make yung nagawa na sa from Germany and from US, may mga nagawa na sila. Actually, dito sa atin, meron na ritong mga nagawa, ongoing din na ginagamit. I think if you're familiar, yung sa Philippine Red Cross and also yung sa MMDA. Meron na sila, but then it's not unarmored. It is particularly on rescue. Pag sinabi mong armored, ang difference nito, kahit barilin, kahit ano ba, durability? The difference yung pagka-armored kasi, yung kanyang wall, pagka-armored, hindi magpipenetrate yung caliber 16 or caliber 50. But while yung sa ordinary bangka, kasi it is made only of the fiberglass or made of steel that is around mga 18 gauge 18 or mga 2 mm, no? So mapipenetrate din yon. Ito may counting on the part of the wall, on the part of the glass, on the part of the yung dalawa, glass and wall, and also on the rubber, meron siyang different application. So that is what I had submitted sa patent. Submitted pa lang yun for the patent, for the utility model at the industrial design, not the wall and also the glass should be reinforced not to transmit yung protection level of around caliber 50. Meron na ba tayong mismong ganitong klaseng kotse na gawa niyo mismo? Sa ngayon, may nagawa na sa prototype, dito sa may prototype that is in Tracy Martires. Meron na ron na if somebody would like to order, sige, kailangan ko ng for 12
personnel or 20 personnel, we could design, then meron tayong prototype station, meron mm-hmm. akong pilot station na mm-hmm. pwede nating ipagawa, ano, mm-hmm. kasi ang importante naman, wag gagawa ka, wala namang client. Mm-hmm. Ito ngayon, it is a customized, ibig sabihin, kung sino may kailangan, we could design, we could make the prototype based on the material, concept na it will not, it will protect the any gunnery. Kasi katulad nangyari sa, if you are familiar, in Marawi, mm-hmm. doon sa isang Marawi Lake, you know, when we are coming up doon sa Marawi City, then within 2 kilometers range, ay binabaril na sila. So, laabutan sila. Siyempre, aalis sila. While, if it is an armored pass craft or armored carrier, mm-hmm. makaka-penetrate sila hanggat doon sa tinatawag na around 100 meters level. Kasi unang-una, hindi sila mapapasokan ng bala. O, kasi mm-hmm. importante yun eh, dahil when there is a problem on the security, you need an armored shield na para sa ganun, at least makapenetrate ka doon sa kalaban mo. Kasi kung halimbawa, wala kang penetration level na yun, wala kang protection level na yun, pagdating, matatagos tayo. Siyempre, yung wall, mm-hmm. pagka lumabas yung, pagka pinasokan ng bala yun, hindi siyempre papasok yung tubig. Mm-hmm. So, magkakaroon ng problema sa vehicle na pinaggagamit nyo. Mm-hmm. So far, itong prototype natin, kamusta naman siya? Actually, we are coming up dito sa may 13 Martires. One of my good friend, siya ang nagagawa ng vehicle. At the same time, hindi lang vehicle, and also the pass craft. Mm-hmm. Kasi yung pass craft included for the Philippine Army, Philippine Navy, sa Coast Guard, at the same time sa PNP, sa Maritime Group. Mm-hmm. Pero ano rin siya? Gasoline din? Gasoline, yes. Mm-hmm. Gasoline. Sa ngayon, gasoline, dahil unang una, the gasoline could immediately, pagka pinag-trigger mo yung carburetor, kagad-agad, it will start. No? Pagka pinag-start mo, kagad-agad, diretso na siya. Mm-hmm. Or may battery system. Mm-hmm. So, may propeller siya. May kunwari, propeller. Pag nasa land siya, hindi naman ba siya, like, kunwari, lagi mong gagamitin sa land, and then minsan mo lang siya gagamitin sa water, mm-hmm. hindi naman siya masisira. Actually, what I do is, pagka halimbawa nasa land siya, itataas lang siya. Ano, manually kasi unang-una mas cheaper yung manual compared doon sa automatic dahil yung kan lang yan yung either yung imported na outboard motor or outboard engine mm-hmm. na pwede mong i-twist lang siya. Mm-hmm. Okay, so naisip ko kasi yung mga de-control talaga yung mga spy movies eh. Pero matanong ko na rin ano, sabi mo nga meron na tayong mga amphibians, pero galing sa ibang bansa. Yes, when it comes to yung ganda ng quality ng mga amphibians natin, itong gawa nyo compared sa mga gawa sa ibang bansa, kamusta naman siya? Sa ngayon kasi, what do is there is a pattern already from irreversible MMDA or sa Red Cross, there is already a pattern na good for around 30 personnel, 20 to 30 personnel. So what they'll do is, ipapattern mo lang siya doon sa system na. Meron din yung from other countries, from Germany, yung na maganda, good for mga 5 hanggang 12. So, you could also get, kasi meron siyang details on the construction. Mm-hmm. Meron yung maritime construction. Okay. Kung mapansin siguro ng mga viewers natin, halos all the time, ang ginagawa niyo is dito sa mga cars, dito sa mga needs ng PNP. Mm. Bakit po ba ganun yung naisip niyong invention? Are you connected with any way with kasi PNP? Kasi ganito yun, way back 2015, the PNP had asked the Filipino Inventor Society mm-hmm. to make on the research, to help them on the research on the armored land, sa amphibian at the same time sa past craft. Mm-hmm. Plus the so-called armored system, yung arms and armed and protection level. Mm-hmm. So, what we do, ako po kasi ang assistant to the president, mm-hmm. kay Dr. Benjamin Santo. So, what I'll do is I'm the one assigned on task to review, technical review. Walang bayad yung volunteers yun mm-hmm. ng mga Filipino Inventor Society to take review on whatever requirement ng Philippine National Police. So, we stay there in one room, in one building, and walang bayad yun, and we do perform the so-called review, assistant. And it is a volunteer application, walang tinatawag na monetary consideration. So, we help them. Then,
After that, kami po ay nagbigay na kami ng proposal. Mm-hmm. At yun, ginagamit po ng PNP sa Directorate for Research and Development. Mm-hmm. At the same time, binigay namin sa kanila, these are what we do, and they could do now in the logistics at the same time sa maritime group. Kasi bago yan, before in the design, you would ask the maritime, you would ask the Coast Guard, you would ask yung sa Navy. So, mayroon ipon-ipon. Ano yung mga problema, ano yung mga concern na dapat nating ilagay? Halimbawa, katulad yan, hindi lang sa Marawi, kasi latest lang yan, yung noon pa na, halimbawa, nangyari sa Sambuanga Seeds. So, yung nangyari sa Sambuanga Seeds, hindi makapunta doon sa likod dahil unang-una, yung level of protection ng vehicle ay wala. Mm-hmm. So that is the concept, and si Director General Ricardo Marquez asked the Filipino Inventor Society could we help them. Mm-hmm. Then our president, si Inventor Ben Santos, tinawagan ako. Mm-hmm. Since kasi noon I am very much familiar dahil we have also the past crop. Mm-hmm. And also we have also the yung parang diesel in the province. So I know how to erect, kasi gumagawa po kami. Mm-hmm. At the same time, yung paano pag-design, yung disenyo kasi ngayon na lang yan eh. Mm-hmm. So based on the design, on the buoyancy, on the principle of maritime, yun ang i-apply mo. Mm-hmm. So we have that application. Ngayon na engineer na po. Mm-hmm. Kasi nga parang maraming ang nagtatanong na bakit parang ang dami-dami niyo pong invention. Kasi ang invention ganito 'yon eh. When an inventor, when you put in mind, mm-hmm, that there is a need, you start on, sabi nga kanina, you start from the ideas. Ano problema nito? Mm-hmm. Example, in the latest today, sa usapan natin kanina, the dame box siya. Mm-hmm. There is a problem on that. In-import pa nila sa ibang bansa. Mm-hmm. Meron naman tayong mga dito sa bansa natin na mga katulad sa amin, homeopathy medicine doctors, no, now they could perform much more good compared doon sa ibang countries. Ang wala lang diyan eh, for me as an engineer, for me as mechanical, you know, mechanical engineer or an engineer per se or as an inventor per se, you are crazy mind to know anong kinakailangan ng bayan para you could put it in writing. Mm-hmm. Ganun ang inventor. Kasi ang inventor, invent every day. Not invent 1 month or 1 year. Pagka ikaw ay isang inventor, you have to invent every day. Hindi yun yung sabing, yung tatay ko, yun ang invent, yun na lang. Oh, that is the problem. We, the Filipinos, mga engineer, kaya nga in the Philippine Society of Mechanical Engineers, where I am also the chairman of the innovation, I ask them, you are an engineer, tasked to review, tasked to design, tasked to innovate. You have to make sure that in every day of your life, it's an invention day. Mm-hmm. Yan ang aming purpose. Bakit we have an invention for the energy, for the environment, for the transportation, for the security. Meron, so it has a vast. Mm-hmm. So far po ba, ilan na po ba yung nai-invent nyo? Sa ngayon, ang aking pinaka-main invention ko is yung waste to energy, mm-hmm, yung basura. Ah, okay. Which is we already tackled before. Yeah, we tackled that one kasi ganito yun eh. Sabi ko nga, ang basura isa sa mga problema natin. Bakit nagbabaha? Because of the basura. Mm-hmm. Bakit maraming sickness? That is because of the basura. Mm-hmm. So, yan ang isa sa mga prime consideration, yung tinatawag na energy, yung waste to energy. Mm-hmm. Pero paano nyo po nagagawa yun na napakarami yung invention? Well, other inventors, it will actually take years before they can come up with one invention. And kayo, actually, ako, I'm very, parang sobrang galing nung tingin ko sa inyo kasi ang dami, tapos... Ngayon, ganito kasi yun. Sa atin, manununood, if you lack a knowledge on, mm-hmm, the particular items, mm-hmm, you ask the Lord. James 1:19, sabi niya, Panginoon, humingi ka at bibigyan ka ng tinatawag na karunungan. Mm-hmm. No? Ibig sabihin, you just ask the Lord. And sabi nga sa John 15:16, if you will read that one, mapapansin niyo that just in my name, it will give you supply on all your need, including the knowledge. So, like Solomon, he could do more if you asked him. Mm-hmm. Kinakailangan kasi humbleness, and then we could go on asking the Lord, what are the concepts on how to resolve the community, on how to resolve our country's problem.
Yes. And speaking naman, balik tayo dito sa ating armored amphibian vehicle. Gaano katagal mo siyang pinag-aralan bago mo na buo? Kasi sa bagay, meron naman kasi na tayo sa meron ang okay, kasi hindi ka lang pwedeng sabing, mag-invent pa ako, ganito ko yun. When, as an inventor, there is no word inventor. Mm-hmm. It's an innovator. Mm-hmm. Okay? Innovator na meron ang nagawa. Mm-hmm. Ang tanong lang doon, ano ang kinakailangan pa doon na dapat ayusin o dapat baguhin? Mm-hmm. No? So, yun ang ginawa ko. Mm-hmm. Halimbawa, example, hindi makapenetrate yung vehicle doon sa tinatawag na war zone. Mm-hmm. Anong problema? So, you include a shield. Mm-hmm. Yun lang ang ginawa. Yung shield lang. That so is an innovation. A certain innovation, mm-hmm. Example, in the Philippine nuclear power plant, mm-hmm. I was the mechanical engineer by Miescor, Meralco. There are so many problem in the nuclear power plant. Mm-hmm. I have made around mga 120 field change notice. Mm-hmm. So, maraming problema ang pinagdala ng Westinghouse. So, and also yung tinatawag na Korea, sabihin sa Miescor, what we and the engineers had done, pinag-ayos namin. Mm-hmm. Oo, so, ibig sabihin, ganun nag-umpisa ang tinatawag na innovation. Innovation is the continuation or the commercialization of the invention. Mm-hmm. Ayan. So, etong invention nyo na armored vehicle amphibian, ano yung mga challenges niyo during the time na sinasagawa niyo itong invention or innovation and at the same time gaano ka tagal? Ang challenge diyan is just only the financial approach. Eh. In case that there is a need na halimbawa sige go for around 20 to 30 personnel, you make a design. Mm-hmm. Then after that design, then before na ipapasok mo, may costing naman 'yan. Papa-approvean mo, then the design is already there. Eh. Mm-hmm. And there is no problem in the design. Dahil una, it's in the computer. You go on the Google, you go on the Wikipedia, we go on other items. But before that one, kasi ganito yan eh, before you go on the particular design, mm-hmm. you first see all the videos, yung mga dating mga video. Ano mga nangyari na doon? And ano yung weaknesses doon? Sinasabi yung SWOT. What is the strength? What is the weaknesses? What is the opportunities? What is the threat? Mm-hmm. So, strategic mo, titingnan mo, pagka nakita mo na, ito yung weaknesses. So, you go on the weaknesses, and ano yung threat? Mm-hmm. And ano yung weaknesses? You go on doon, ano yung dapat ibabaguhin mo? That are the so-called innovation. Mm-hmm. So, nandun lang sa concept na yon, you don't debate, may i-invent na naman akong panibago. No, nandun ka lang nakafocus sa isa. Mm-hmm. Part one at a time. Mm-hmm. Yun lang po. Okay, ayan. Na-explain na sa atin ni Engineer Talion kung paano ba ang proseso ng pag-innovate o pag-invent ng isang bagay. Mm-hmm. Pero Engineer, ito na yung pinakamalaking tanong. Ano? Mm-hmm. Kasi I am sure may mga nanonood sa atin ngayon na mga willing to invest para mm-hmm. dito sa iyong armored amphibian vehicle. Magkano ba to at saan ba sila pwedeng kumontakt if they want to? Kasi ngayon, prototype pa. Wala ba talaga yung mismo nga nasa market na? Wala pa. Mm-hmm. So, If you wish to see first ano yung existing, you go to the DOST, MIRDC, meron pong existing po doon. And let us go then ano yung mga dapat babaguhin kasi may dito lang gawa yun sa atin. At magkano? Mm-hmm. Take for example si Senator Dick Gordon went to US for the purchase of from the Red Cross purchase of the Amphibian. Mm-hmm. It cost more or less mga 4.5. So we make a bill of materials yung costing noon, it goes for around mga 11M pero bago siya. Mm-hmm. Bago ang makina na at the same time yung para sa that is for 30 to 40 personnel. Depende kung anong range nila, we could go. Kasi una, ano yung budget mo, yun ang i-allocate natin. 11 million dito sa inyong armored amphibian vehicle. Yung sa mga ibang bansa, mga magkano yun? Normal yung mga 30. 30 million. 30 so, napakalaki ng masisave difference, natin na pera. Okay, ayan. So, bukod sa mas maganda na siya, mas matibay, at the same time, mas mura pa. Engineer, bago tayo magpaalam, may mga gusto po kayong batiin o gustong pasalamatan? Kami po yung nagpapasalamat sa iyo, Ma'am Adam. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa MBC. Big boss, dati kong bossing si Fred Elizalde na nag-supply din ako ng fire extinguisher dito noon. tapos, thank you rin sa DOST, kay Secretary Fortunato de la Peña, sa aming TAPI director, si Ed
Garcia. Maraming salamat sa mga bagong submitted ko na patents, ano? Yung patents in utility model na aproban. No? Maraming salamat din sa binabati ko para ang from amin sa Katanduanes kasi from the governor, the mayor, at the same time, lahat-lahat po, including yung aking may bahay. Maraming salamat. Magandang umaga po. Ayan. Engineer Talion, bago po tayo magpaalam, maraming salamat din po sa pagdadala niyo po ng mga inventor dito sa aming programa. Yes. Ayan. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan ngayong araw. Napakarami nating natutunan mula kay Engineer Ronald Talion, Pangulo ng Filipino Inventors Advocacy Cooperative of PINAC. At syempre sa kanyang invention na Armoured Amphibian Vehicle. Bago tayo magpaalam, gusto ko lang magpasalamat si DOST sa Filipino Inventor Society Incorporation at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay na sa ating programang Mga Inventor ng Bayan. Ako po ang inyo na kasama Sheila Edumas. Laging tandaan na ang kalaman ay susi sa kaunlaran. Kaya alamin tuklasin ang galing ng MIB, Mga Inventor ng Bayan.